to explore, learn, and improve. In today's Sensei episode, we will feature a professor who shares his talent in music and in arts with his students. Join us as we learn from the journey of Mr. Roel Cruz, the Director of the Culture and Arts in Don Honorio Ventura State University. Only here in Sensei, their skills and talents. I am Roel Cruz. I'm from Santa Rita, Pampanga. And I am a musician and a teacher by profession. And just recently, I was relegated as the Director of Culture and Arts, the Office of Culture and Arts here in Don Honorio Ventura State University. Dito sa university, what I do is we coordinate programs and projects for students to enhance their not only the knowledge but their awareness in their Filipino culture, their Kapampangan culture, to add to their academic intelligence, no, and their skills also. And we hone also their talents, ang kanilang mga talento sa pagsayaw, sa pagguhit, sa pagkanta, pagtugtog ng instrumento, at pagsulat, at pag-arte. Iyon yung pinaka-thrust ng Office of Culture and the Arts. And of course, throughout the year, we do different projects and different celebrations that also adds up to the awareness and also the skills of students in terms of their talent and yung pagmamahal nila sa kanilang kultura at tradisyong Pilipino. Paano po kayo nagpunta sa Culture and Arts Department at Pilipino sa university? Well, it was a roller coaster ride for me because even though I am a musician and I am known here in the university as a musician because of my background, my degree, it came to me biglaan lang. I was asked by my boss to be in the office. Nung una, hindi ko siya, nagulat ako eh. I was struck by the information that came to me. I am being, yun nga, relegated as an OIC director back then. In a span of 2 to 3 weeks, at first, I was designated as the head of the museum, itong museum ng Heritage Museum ng university, and then after which, I was designated as an OIC director for the Office of Culture and the Arts. And I was very thankful also for nakita ko din yung binigyan ako ng opportunity na yung university. Parang inampun kasi ako ng DAVSU eh. It was very opportune for me na natanggap ako sa university before the pandemic. And after the pandemic, ayun na nakita ng university siguro yung aking background. And ayun, I was designated now as the director of the Office of Culture and the Arts. You mentioned tinutuwa niyo po yung mga student for the culture and arts process. Is it a part of the curriculum or it is by choice kung ako gusto lang kung ma-attend mo ng mga students? It's actually part of our Philippine Constitution because of Article 14. It talks about social justice. Being in the educational field, the educational institutions in the Philippines always have a hand in rearing our children, not only in the intellectual side, but also having them love their culture and their heritage, their tradition. And it's not just part of the program or the curriculum, but it's a thrust by the government. And being in a state university, malaki ang role na ginagawa ng culture and the arts sa development ng mga bata. So I can say it's not only the curriculum. But yes, it is part of the curriculum because like for now, as for now, no, we have the MTB-MLE where we have the mother tongue being taught in the primary school. And also in college, it comes back. Actually, it comes back over and over again. It is being brought back, no, from the primary grades, intermediate grades, in junior high school, and in senior high school.
culture and arts is really part of, it's a big chunk of the curriculum, because we want our students, our future citizens, no, to become globally competitive, but also they know their identity and they use this identity in the globalization of the Philippines, because we know Filipinos, they have ingenuity, we are very hardworking, and our culture is very colorful that other countries tend to come back here in the Philippines because they want to discover more, not only the tourist spots, but the goodness and the beauty of the Filipino race. How you were able to see the value of culture and arts po? May nag-influence po kasi para po magustuhan or mas ma-appreciate po yung meron sa bansa natin. Well, ako kasi hindi ako purely Kapampangan. My mother is from Northern Samar, so she's Waray. And my father is Kapampangan, but I can say that I am really a Kapampangan because I was born here in Pampanga. So, bata pa lang ako, I would read books and I would watch television programs, like for example, yung ETV nung bata ako, no, we have Sineskwela, Hiraya Manawari, Bayani. Malaking part ito ng kabataan ko na I think binigyan niya ako ng, nagtanim siya sa akin ng hindi lang inspirasyon, pero kakayanan din in my field, like in music, to develop my talent and to subscribe, not only subscribe, to live being a Filipino. Being a Kapampangan, no? kasi in high school naman, when I graduated, before ako pumasok sa conservatory, sumali din ako sa Arte Santa Rita. And Arte Santa Rita, as we know it, is they created the renaissance of Kapampangan artistry, no? In the field of performing arts. And that also became a very big chunk of me being an artist, being a teacher. At doon ko nakita yung hindi lang yung appreciation tsaka awareness sa tradisyong Kapampangan or sa pagiging Pilipino, but also being proud of the tradition, yung heritage natin na ngayon nagagamit ko sa aking pagtuturo and being in the culture and arts scene now because of the office. Malaking bagay din siya na nakatulong sa akin at sa mga bata, sa mga communities na nasasamahan ko din. You are still watching Sensei? For more Sensei Limang Siglo videos, you can visit our socials. You mentioned you were part of Artisan Carita po. So prior po sa assign po kayo dito sa office po ng culture and arts, what are the things that you were doing? Before I was part of Arte Santa Rita, and then I left for a while because I had to go to Manila and study at the conservatory. Yung time ko naman sa conservatory, it opened a lot of opportunities for me, not only in honing my talent and in teaching, but also a lot of experiences, not only in performing in the field of music, but I was immersed in the different art forms, like for example, in architecture, in visual arts. And then after which, when I graduated, actually kasi yung first degree ko, music education, when I graduated, I came back and joined Arte Santa Rita again. And then because of that, because of my experience in the conservatory, and I felt I was a bit more mature when I came back to Arte Santa Rita. And then I had a great time because nagamit ko kung ano yung naaral ko, napag-aralan ko sa conservatory. But hindi dun natapos kasi yung aking journey eh, because I felt I wanted more, and na-feel ko na parang may kulang pa siguro, sabi ko, sa aking development as a musician. So I went back to the conservatory, and luckily, I had a grant from the Classical Music Foundation. So I continued my studies and finished another degree in vocal performance. Na na-connect ko naman because when I was young, I am really a singer talaga.
not much of an instrumentalist. Although now I am doing volunteer work para sa simbahan, playing as an organist sa parish namin. Pero as for me, I can what I finished and kung ano talaga yung inaral ko is vocal performance talaga. Kaya yun din yung nag-highlight sa akin sa short stint ko sa RT Santa Rita. But now I'm in the background na sa RT Santa Rita. Ano po yung nagpa-decide sa inyo para i-take po yung course mo sa conservatory ko? When I graduated in high school, there's only one thing constant dun sa pag-iisip ko noon nung bago ako graduate ng fourth year pala. No? Gusto ko lang talagang makapasok sa UST because para sa akin, walang ibang university na pwede kong pasukan kung di yung UST. It's my dream school talaga, ever since, nung bata pa ako. Because I am a product of the Dominican school. So, bata pa lang ako, pinangarap ko na talaga makapasok ng UST. So, sabi ko, ano kaya ang pwede kong dalhin sa UST para tanggapin nila ako? So, wala akong kayang dalhin, sabi ko sa sarili ko that time, kung hindi yung boses ko, sabi ko. So, my aunt helped me to apply for the USTET. And then, ang kwento niya talaga actually is, yung ginawa kong first choice, yung quota course. Because at that time, pag mag-a-apply ka ng USTET, there are the quota courses and then yung non-quota course. And music is a non-quota course. So, may mga nag-hint sa akin na parang, gawin mong non-quota yung second choice mo para siguradong pasok ka na. Totoo man yun o hindi, hindi ko na inalam, pero ginawa ko na lang siya. So, ginawa kong second choice yung music para siguradong makakapasok ako. Pero yung in-exam ko ay isa siyang engineering course. Hindi ako pumasa. Pero, yun. Dahil ang objective ko talaga ay makapasok lang sa university. So, music yung pinasukan ko. Pero kung tatanungin nila ako kung talagang yun ba talaga ang choice ko that time when I was in high school, honestly, I can say hindi. Kasi siguro I was confused also when I was in high school kung ano talaga ang gusto kong gawin. Pero somehow, I just trusted. When I look back, nakita ko yung siguro kamay ng Diyos na gumabay sa akin. Kasi kung hindi ako pumasok ng konserbatoryo, hindi ko siguro nagawa at hindi ko nagagawa at hindi ko magagawa pa yung mga dapat kong gawin ngayon sa buhay ko na sa palagay ko at I firmly believe ito yung gustong ipagawa sa akin ng Diyos. Oh, you've been going through a lot of things just to reach that people. How you were able to use it and influence other people to do the same thing or kumbaga influence po sila in a good way sa talents and skills po na naging Basically kasi when you are a musician, madali eh. Madali siya. It's very easy for you to influence other people. Just by singing, but just by performing, you can really reach out immediately. Instantaneously, naapektuhan mo na yung ibang tao, no? But when I decided to enter the conservatory, I took up Bachelor of Music in Voice. And then I shifted to Bachelor of Music in Music Education. Yun yung first degree ko. Because I thought na whether I like it or not, in the future, I will teach. The music field is not only performance kasi. Whether you like it or not, you will be a pedagogue. Someday, you will teach young children. You will pass on the knowledge. You will pass on the skills. Yun, pinili ko na maging teacher din. And yun nga, sabi ko kanina, it's very opportune din na nakapag-decide ako early on na parisan yung aking talento sa musika with the skill of teaching or the science of teaching, no? The education part. Kasi ngayon, mas na-fulfill ko yung pagiging musician ko bilang isang musikero.
nagagamit ko siya sa aking pagtuturo. Malaking bagay ang musika kasi sabi ko nga kanina, madaling makakonekta sa mga estudyante. It's very easy to entice students when you're teaching, when you use arts, when you use music per se, no? Because they are instantaneously connected with you. And para sa akin, parang hindi ko na kailangan mag-motivate because for them, music is already a motivation. So teaching music and sa hindsight, no, you can also teach other subjects kasi. Like for example, values, yan, sa sibika at kultura, linguistics, mathematics, sciences, pwedeng maipaloob lahat kasi sa musika eh. Kaya ngayon, yun, siguro I can contribute very much because of music because it helps me motivate instantaneously my students and also those people whom I talk to kapag nagbibigay ako ng workshop or seminar, natutuwa sila, nag-enjoy sila kasi parang entertainment at the same time, it's also an educational experience for them. For more Senseiing Limang Siglo videos, you can visit our socials. You are still watching Sensei. What were the difficult things or parang moments po na they encountered for having that kind of mission to teach and to, of course, help other people to see good things in music and culture and arts? Number one is patience. And masasabi ko na yung time. Yung una, patience kasi you need a lot of patience to further your advocacy. Like for example, sa musika kasi, it's not just any other advocacy, no? Sabi nga nila, ang musika parang pangmayaman yan eh. Pero sa akin kasi, ang paniniwala ko, yes, it needs a lot of materials, kailangan mo ng instrumento, kailangan mo ng, you need really finances in putting up, like for example, a good music room or a music program or a music curriculum for the students. Pero kasi dahil ang musika, kahit kumanta ka lang, yun nga, naka-apektuhan mo na yung tao, no? Parang ang nagiging batayan mo na lang is yung pasensya mo sa lahat ng bagay. Wala kang instrumento, anong gagawin mo? You have to be innovative. Kailangan gumamit ka ng ibang pamamaraan para makapagturo ka. As for me, because I also graduated as a voice major, so madali para sa akin na gamitin yung boses ko, yung pagkanta, para maibsan yung mga difficulties ko sa pagtuturo. Yung number two naman, yung time. Kasi kailangan ko ng mag-aral, kailangan kong i-back up yung aking pagtuturo ng research, kailangan ko siyang aralin, kailangan ko siyang ensayuhin bago ko ituro sa aking mga estudyante or yung mga tao na gustong matuto, hindi lang mga kabataan, para yung ituturo ko sa kanila ay hindi lang tama, pero may basehan. So, having said that, when you rehearse, sometimes when you do performances, no, like for example a concert or a performance lecture, what people see in that performance or that performance lecture is the tip, it's just the tip of the iceberg. It's just the 10% of the entire process, but the 90% of the process or yung biggest chunk is the preparation, and it needs a lot of time. So, yun siguro yung mga difficulties na na-encounter ko sa aking career. How in the church ko? Are you also serving the church ko? Malaking bahagi ng buhay ko yung aking service sa simbahan. Bata pa lang ako, nag-serve na ako sa simbahan as a chorister. So, nakuha ako ng aking teacher, si Madam Resi Pineda. I am very thankful sa mga itinuro niya sa akin. Kasi grade 5 pa lang ako, hanggang gumraduate na ako ng conservatory, nagtatrabaho na ako, nandun siya para sa akin. And because of her, I had this very soft spot
para sa simbahan kasi nakita ko sa kanya yung service niya sa simbahan. Kahit na nagtatrabaho siya, hanggang sa mag-retire siya, nagserbisyo siya sa simbahan. Siya yung parang tinignan ko talaga na role model ko sa aking service also. And because of that, nung nag-aral ako, nakatapos na ako ng conservatory, bumalik ako sa pagsiserve ko sa simbahan. And then, doon ko din na-realize na hindi lang pala pagkanta yung pwede kong gawin or kaya kong gawin. Nung dumating yung necessity na kailangan ko na rin mag-accompany ng choir, magturo ng choir, so I studied and then on my own, nilakasan ko yung loob ko para tumugtog ng organ, ng piano, kahit hindi naman talaga ako piano major or organ major. Pero dahil dun sa pagmamahal ko sa serbisyo sa simbahan, sa awa ng Diyos, nakakapag-serve naman ako and then nakakatugtog na ako ngayon ng organ, ng piano, and then I can also teach choir. What is the main role po ng chorister? I mean, ikayo po, ano po yung role niyo sa choir? When you speak of chorister, no, it's an individual who plays a part in a choir. Yung mga miyembro, they are a group of singers, no, gathered together to sing liturgical songs para sa simbahan. Iba kasi yung mga liturgical songs sa mga songs na kinakanta natin, mga secular songs, no? And ang role ng isang chorister ay para mag-accompany sa liturgy, sa service, sa misa, para ang kabuuan na experience ng misa ay mas maging highly spiritual at mas maging solemn. And kasi part din kasi yan ng GIRM, no, o yung General Instruction of the Roman Missal, na dapat talaga yung parts ng mass na set into music ay kinakanta. So especially on Sundays, yun ang malaking parte ng isang chorister or ng isang choir or any musician inside the church to accompany the mass or the parts of the mass that are set in music. Kanina ka nang pag-date niyo po sa Congress. Yes. Ano po ba yung naging role niyo sa inyo? I can consider Ma'am Resi to be my musical mother. Kasi bata pa lang ako, tinuruan niya ako for free ng piano. But lagi ko ngang naikukwento ito na, syempre dahil bata ka, imbis na mag-aral ka ng piano tuwing Sabado, mas pipiliin mo na maglaro na lang. Yun yung isang bagay na siguro I can say na niregret ko because I was not that serious enough to take the free lessons that she offered for me when I was young. Pero yun nga, hindi lang yung concern niya sa akin, pero yung pagmamahal din niya sa akin. Kahit nag-graduate na ako, lagi pa rin akong bumabalik sa kanya. Hindi lang siya role model actually, she became a second parent also to me, that even when I am already working, pag may kailangan ako sa ganito, ma'am, kailangan ko po ng song about this, kailangan ko po ng contest piece. Ma'am, ano po itong pyesa na to sa Kapampangan or sa misa, pwede ba nating itong gamitin? She really played a big role in my development as a musician and also as a minister inside the church, sa music ministry. Kasi siya yung isa sa mga naging head ng music ministry sa parish namin. And then, until when she passed away, inantabayanan niya kami. Dinevelop niya kami para maging mga musicians na equipped hindi lang sa musical or sa musicality namin, pero equipped din sa liturgy na maintindihan namin kung ano yung misa, kung ano yung ibig sabihin ng mga kanta sa misa, and ultimately kung ano yung importance ng service namin, hindi lang sa mga parishioners pero yung service namin primarily sa Diyos. Thank you for joining us in this Sensei episode with Mr. Rowell Cruz, the Director of the Culture and Arts in Don Honorio Ventura State University.
Next week, join us again for the part 2 of his episode, and we will continue to explore, learn, and improve. Because life is a continuous learning process. This is Sensei, their skills and talents.